Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po, mahal naming Diyos. Papuri, pasasalamat. At pagdakila sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos, sa panibagong umaga, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Ama, samahan mo kaming muli sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus upang kami ay makinig, magnilay, manalangin sa kanyang banal na salita na babaunin namin araw-araw dito sa mundo. Ipadala mo ang iyong banal na Espiritu Santo upang kami ay muling tanglawan, gabayan o Diyos upang mas lalo pa naming mapagtibay at mapalalim ang aming pananalig sa iyo. Patungo sa buhay na walang hanggan na iyong nihahanda para sa amin. Hinihiling namin ito, Ama, kasama ni Jesus at kaisa ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapanalig, kapwa mananampalataya sa ating Panginoon. Linggo na naman, kayo po ay aking inaanyayahan na huwag kalimutang magsimba, manalangin, tanggapin si Jesus sa banal na Eucharistia, magpuri at magpasalamat sa panibagong umaga at araw na binibigay niya sa atin. Halina, samahan niyo akong muli at tayo ay magdasal, tayo ay magnilay sa kanyang ebanghelyo at pakinggan natin baka sakaling may nais sabihin ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Araw po, June 11, 2023, ang gospel po natin ay John 6:51-58. I am the living bread which has come down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever. The bread I shall give is my own flesh, and I will give it for the life of the world. The Jews started arguing among themselves, "How can this man give us his flesh to eat?" So Jesus replied, "I am telling you the truth. If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. My flesh is real food, and my blood is real drink. He who eats my flesh and drinks my blood lives in me and I in him. Just as the Father, who is life, sent me, and I have life from the Father, so he who eats me will have life from me. This is the bread which came down from heaven, and like what your ancestors ate and still died. He who eats this bread will live forever." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Naalala ko po nung ako ay high school sa aming subject na World History at kasama din po dun sa subject namin na World Geography. Shout out lang po kay Miss Norma Castona, may she rest in peace, at yung aming teacher sa geography, si Mrs. Merceditas Presas. Sila po yung nagturo sa amin nung kami ay high school kung ano-ano yung mga kultura, ano-ano yung mga ginagawa ng mga tao noong unang panahon, at ang kultura o pagkilos o pag-uugali ay dumidepende kung saan nakalugar ang bansa, kung saan sila nakasituate, ika nga, kung sila ay mayroong four seasons o kaya sila ay nasyano, ito ay nagkakaroon at nagkakaiba. Natatandaan ko sinabi ng teacher namin nung kami ay high school, si Ma'am Castona at si Ma'am Presas din, sabi niya, kapag pupunta ka sa ibang bansa upang matutunan mo at makita mo ang pagkakaiba ng kultura mo sa nakinagisnan mo sa Pilipinas at sa kulturang pinupuntahan mo, you have to do what they are doing. You have to live the way they live. You have to speak the language as possible. You have to learn the culture. Sabi nga, according to what the cliche said, when you are in Rome, do what the Romans do. Shout out po doon sa mga teachers po namin noong high school. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang ebanghelyo po natin ngayon, katulad ng ginawa ni Jesus, ang tema ng gospel natin, I am the bread of life.
He who eats my flesh and drinks my blood will live forever. Kung babalikan po natin ang istorya ng kasaysayan ng unang panahon, ang mga Hudyo, nung bago pa si Kristo nabuhay sa Israel at nang si Jesus ay nabuhay, ang kanilang staple food, ang kanilang talagang pagkain ay tinapay. Yung sinasabi natin, ano, yung may libadura, yung sinasabi na merong yeast, o yung araw-araw na kanilang pagkain ay tinapay, at ang kanilang alak ay pang-araw-araw din. At makikita natin sa istorya ng panahon na yon, ay merong mga tinatawag na ubasan, mababasa natin sa Ebanghelyo, at kung ikaw ay mapupunta sa Israel at magpipilgrimage ka, ipakikita ng isa sa mga tourist guide sa inyo kung paanong ginagawa at tinuhulma at binubuo yung tinatawag na mga red wine o white wine noong unang panahon. At ito ay isang kultura ng mga Hudyo na kung saan si Kristo, nung siya ay isilang sa mundo, nakipamuhay. So that is why sabi nga, "And you are in Rome, eat what the Romans would eat and do what the Romans would do." So kaya ang sentro ng ating ebanghelyo ngayon ay ang tinapay at ang alak bilang katawan at dugo ng ating Panginoon. Sapagkat ang tinapay ay naaabot ang mayayaman, mahihirap at ang mga walang ikakaya sa buhay, at ganun din ang alak ay naaabot ng kahit na sino, maaring sa ubasan kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay slave, siguradong makakatikim ka ng alak sapagkat maaaring ikaw ay paiinumin din ng iyong amo kahit kaunti man lamang. So kahit saan ka magpunta sa panahon ni Kristo, ang alak at tinapay ay talaga namang natural o normal na nakahanda sa hapagkainan. At ang ating ebanghelyo ngayon, alam nating lahat bago si Kristo, ipagkanulo ni Judas bago si Kristo hulihin ng mga senturyon o ng mga sundalo, siya ay tinipon ng kanyang mga alagad, at doon nagsimula ang tinatawag na paghati-hati ng tinapay at pag-inom ng alak, na kung saan ang sinabi niya, ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng sino mang kumain at uminom ng aking dugo. Kumain ng aking katawan at ang aking dugo, uminom ng aking dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. He who eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. Kaya doon pinagbabasihan ng ating Panginoon. At masasabi natin ang mga Hudyo, ang mga Pariseo, sabi niya, sino itong taong to at nagsasabing kailangan kainin natin kanyang laman at inumin ang kanyang dugo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi naiintindihan ng mga Hudyo at hindi naunawaan ng mga Pariseo, ng mga Saduceo at ng mga guro noong unang panahon kung anong binabanggit ni Jesus. Subalit, ito ay unti-unting nahahayag, ito ay unti-unting nabubuksan sa pagdaloy ng panahon hanggang sa siya ay muling mabuhay, mamatay at muling mabuhay, na kung saan sa panahon natin ngayon ay ating ipinagdiriwang kapag tayo ay mayroong pagtitipon sa banal na Eucharistia, sapagkat sinasampalataya na natin na ang ostia o ang tinapay at ang alak na inihahain sa altar sa pamamagitan ng pari, ng obispo, ay sa kanilang espesyal na panalangin at sa kanilang espesyal na tinatawag na bilang representative ng ating Diyos o bilang kaisa ng ating Panginoon sa pagdiriwang na ito. Sa pagkakataong iyon, si Kristo ay bumababa, si Kristo ay nagbabasbas, si Kristo ay bumabalik sa atin at bumababa bilang anyo ng tinapay at alak upang ating kainin at inumin. At iyan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung masasabi ng mga tao noong unang panahon at nagtatanong, how can this man give us his flesh to eat? At sabi ni Jesus, "I am telling the truth, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day." At iyan po ay alam nating lahat, sapagkat inalay ng ating Panginoon ang kanyang katawan at dugo sa krus, ang kanyang kamatayan
at kanyang muling pagkabuhay inalay sa ating lahat upang tayo ay mahugasan sa ating pagkakasala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi doon tumigil at hindi po doon nagtapos ang pakikiisa ng Diyos sa atin. At alam nating lahat yan na ang sakramento ng Eucharistia ang siyang nagbibigay ng daan upang sa bawat araw, sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay nananalaytay dun sa tinapay at sa alak na yon na sa pamamagitan ng espesyal na gawain ng mga kaparian at ng mga obispo, ito ay nagiging alak at tinapay sapagkat ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay nilulukuban ang tinapay at alak na ito at nang sa gayon sa daloy ng banal na Eucharistia ang pagdiriwang, ito ay hindi na tinapay at alak lamang kundi nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya kung tayo ay laging nagdarasal at tayo ay nananalangin, tayo ay nagsisimba at tayo ay merong tinatawag na participation sa banal na misa at buong puso tayo nananalig sa pagtanggap kay Kristo, sa bawat paghahati-hati ng tinapay ay may dugong nananalaytay na ibinabahagi at ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Kaya ito ang paanyaya ng ating Panginoon, lalo na sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko. Ang paanyaya niya ay magsikap tayong ayusin ang ating sarili at huwag nating kalimutan na linisin ang ating pagkatao sa pamamagitan ng mga sakramento upang tayo ay ganap na makahaharap at makatatanggap ng kanyang banal na katawan at dugo. Kaya lang po, minsan may maririnig po tayong nagsasalita, paano po, Father, ako po ay makasalanan, hindi pa po ako nagkukumpisal at matagal na po akong hindi nakakapagkumpisal kaya hindi po ako tumatanggap ng banal na communion. Para bang ang nangyayari pa, ang paanyaya ng Diyos, dahil sa sarili nating kagagawan, ay hindi natin tinatanggap si Jesus na inaalay ang kanyang sarili, libre na ibinibigay at inaanyayahan tayo araw-araw o lalong-lalo na tuwing Linggo, para bang nangyayari, naghihintay pa si Jesus na inaalay na nga ang kanyang sarili, ayaw pa nating tanggapin, gawa sa ating sariling mga kapakanan na ayaw natin mangupisal o hindi tayo nangungupisal o maaring nakakaligtaan natin, nahihiya tayo o kaya naman para bang nawawala na tayo ng pananalig sa sakramento na ating tinatanggap. Kaya tuloy po mga minamahal ko mga kaibigan, dapat po nating tignan at dapat na po nating pansinin na ang Panginoong Diyos kailanman ay hindi maglalaan ng kanyang sarili, hindi ibibigay ang kanyang katawan at dugo kung ito ay walang saysay at walang mangyayari sa atin. Ito ay patuloy niyang inaalay sa ating lahat sapagkat ito ang tanging daan na makapagliligtas sa atin at makapagbubunso sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung di natin sa tinatanggap, tayo ay naniniwala na may Diyos, okay yon. Tayo ay nakikinig sa kanyang banal na salita, okay din yon. Kung tayo ay nagsisimba, okay din yon. Pero kung di natin sa tinatanggap sa sakramento o liturhiya ng Eucharistia, hindi natin siya tinatanggap dahil tayo ay may mga kasalanan at hindi pa tayo nangungupisal, huwag po natin sanang hayaan na dumating ang mahabang panahon bago natin mapag-isipang muli. Sapagkat ang patuloy nating pagtanggi, ang patuloy nating pagtalikod sa pagtanggap kay Kristo, gawa ng sarili nating pagkukulang, ayan ay hindi sasapat upang tayo ay masabing tunay na Kristiyano at tunay na lingkod. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kaibigan. Halimbawa, ikaw ay naanyayahan na dumalo sa isang kapistahan. Meron kang isang best friend na niyaya ka. Punta ka sa piyesta sa bahay namin. Ikaw lang ang bisita namin at maghahanda kami para sa'yo. Anong gusto mong lutuin? So tinanong ka pa at sinabi mo kung ano yung gusto mong sabihin. Na madalas na binibigyan mo ng panahon pagka ikaw ay kakain. So dumating yung araw ng kapistahan, ikaw ay inanyayahan, at tapos pagdating doon sa bahay na nangayaya sa'yo, nagdalawang isip kang kumain, parang sinabi mo na busog ka pa, parang ayaw mo nang kumain, o kaya naman meron kang dahilan, o kung ano pa man yung dahilan mo, nasa sa'yo na yun, at
tinanggihan mo na hindi ka nalang kakain. Sa palagay mo kaya ano ang maiisip ng nag-anyaya sa'yo? Maaring una, sumama ang loob. Pangalawa, magtatampo sa'yo. Pangatlo, mag-iisip bakit mo tinatanggihan ang pagkain. Pang-apat, inanyayahan ka naman niya. Ikaw naman ay umuo. Pang-lima, ito ay libre. Hindi mo naman babayaran. Yun nga, kung tayo nga ay Pilipino, baka makapag-sharon ka pa. Kung sakasakali, marami ka pang sharon na maiuwi. Pero bakit ka tumanggi? Hindi mo alam. Siyempre, ang kalooban ng mga taong nag-anyaya sa'yo o nag-personal na nag-imbita sa'yo ay malulungkot. Ngaibigan, bilang isang bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, hindi mo kaya naisip na sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ang Diyos ay patuloy na inaalay ang kanyang katawan at dugo at tayo ay inaanyayahan na siya ay tanggapin para din sa ating ikabubuti, para din sa ikauunlad at ikagaganda ng ating buhay espiritual. Dahil tayo ay makasalanan, tayo ay hindi nangungumpisal, ayaw nating tumanggap ng communion. Tinatanggihan natin ang tinatawag na paaniyaya ng Panginoon na siya ay tanggapin sa banal na Eucharistia. Kaibigan, sa palagay ko, maaring hindi magagalit ang Diyos. Maaring igagalang niya ang iyong desisyon. Subalit, maaring nalulungkot ang Panginoon sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na maging masaya ang iyong buhay pananampalataya, ang iyong buhay dito sa mundo. At ang tanging pagtanggap sa kanyang katawan at dugo, ang tanging tunay na pakikiisa sa kanya, ang siya lamang na magiging gabay at magiging tunay na hantungan ng ibig sabihin malalim at matibay na ugnayan sa ating Panginoon. Kaya kung di natin siya tinatanggap dahil tayo ay may kasalanan, hindi natin matatanggap ng lubos at ng husto ang inaalay ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat may kulang. Maaring kasama pa rito yung kaya hindi tayo tumatanggap ng banal na Eucharistia, meron tayong kagalit, hindi tayo nagpapatawad, hindi tayo marunong kumilala sa kahinaan ng iba, lagi tayo ang magaling. Kaya para bang sasabihin natin hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng banal na Eucharistia. Kaibigan, alam naman natin ang mga dapat natin gawin at isaalang-alang upang tayo ay makatugon sa panawagan ng Diyos. Sana po kung paanong inihahayag ni Jesus ang kanyang sarili sa bawat isa, kung paanong ibinibigay ng Panginoon ang kanyang sarili bilang katawan at dugo na siyang magiging tagapagligtas, na siyang magiging magliligtas sa atin sa araw-araw, lalong-lalo na pagdating sa ikalawang pagdating dito sa mundo, eh huwag sana natin baliwalain. Sa halip, tumugon tayo sa paniyaya ng Diyos na makiisa, magdiwang at tanggapin siya sa banal na Eucharistia. Sapagkat ito ang rurok ng ating paniniwala. Ito ang rurok ng ating pananampalataya. Kaya pag nagsisimba ka, wag lang yung simba pagkatapos aalis ka na. Sikapin natin na tayo ay makapag-communion. Sikapin natin na tayo ay makatanggap sa Kanya. Sapagkat doon po magsisimula ang panibagong buhay. Pag tinanggap natin si Kristo sa anyo ng tinapay at ng alak bilang kanyang katawan at dugo, sa banal na Eucharistia, hindi natin alam at hindi natin batid ang lawak at lalim ng maaring mangyari sa ating buhay pagkatapos natin dumalo sa banal na Eucharistia. Maaring ito ang maging daan upang magpanibago sa ating pakikitungo sa ating kapwa, maging ito ang daan upang magpalalim muli ng ating pananampalataya upang tayo ay maging halimbawa sa iba. Kaibigan, wala namang bayad na malaki kapag tayo ay tatanggap ng banal na Eucharistia. Kung tayo ay magsisimba, wala namang malaki. Pwede kang mag-donate sa offertory o hindi. Pwede kang magbigay maski na magkano kung gusto mo. Pero ang paaniyaya ng Diyos kailanman at ang banal na Eucharistia kailanman ay walang bayad. Libre po ito. Nagbabayad nga tayo kung saan-saan para lang kumain ng masasarap. Pero pagkatapos nun, sasakitan tiyan mo pag hindi
pag hindi maganda luto, mag-CCR ka, magkakasakit ka pa. Pero yung libre na inaalay ng Diyos sa banal na Eukaristiya, hindi lang basta tinapay at alak, kundi katawan at dugo na libreng ino-offer ng Diyos sa atin araw-araw. Kapag tinatanggap mo tuwing Linggo na may pananalig at may pananampalataya, magkakaroon ka pa ng pagkakataon na makarating sa buhay na walang hanggan. Anong pipiliin mo? Mga pagkain na masasarap na idinudulot at ibinibigay dito sa mundo na pagkatapos makain mo, ubusin mo, sa susunod darat, pupunta ka sa banyo at pagkatapos ito ay wala na? O ang pagkain na ibinibigay ng Diyos ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng tinapay at alak na kapag patuloy mong tinatanggap at sinasampalatayanan, ito ay magiging daan mo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamili ka, kaibigan. Pagkain na ibinibigay ng tao, ng kapwa-tao, o pagkain na ibinibigay ng Diyos, tunay na Diyos, tunay na tao at Diyos na totoo, na saan yung tinapay at alak na kapag tinatanggap mo araw-araw o linggo-linggo, magkakaroon ka ng tunay na pakikiisa sa pananahanan ni Kristo at paghahari ng Ama sa buhay na walang hanggan. Habang may panahon, kaibigan, mag-isip ka. Habang may panahon, huwag mong sayangin sa pagkakataon, sapagkat ito ang dapat natin ginagawa kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay Katoliko. Sikapin mo na gawin natin, o sikapin natin lahat na gawin natin ang mga ginagawa ng tunay at tapat na Kristiyano. Ika nga, sabi nga nung teacher ko ng high school, when you are in Rome, do what the Romans do. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay nagsisimba, kung ikaw ay Katoliko, dapat ginagawa mo rin ang ginagawa ng isang tunay na mananampalatayang Kristiyano. Amen. Salamat po muli, mahal naming Diyos, sa pagkakataong ito, nawa ikaw ay maging pagkain at alak ng aming aming pang-araw-araw na buhay, pagkain at inumin ng aming pang-araw-araw na buhay. Sa pagtanggap namin sa iyo sa banal na Eukaristiya, agad namin kaliligtaan, Panginoon, na ikaw ay aming tinatanggap ng buong buo na may pananalig at pananampalataya. At ang lahat ng turo at aral mo, Panginoon, ay maisabuhay namin upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong pagdating sa tamang panahon at makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.